Pinakamababa sa loob ng 8 buwan ang naitala ngayong araw na bagong kaso ng COVID. Pero muling paalala ng Health Department, sumunod sa health protocols para hindi lumobo ulit ang mga kaso. Saksi, si Maris Umali. Nanorpresa ang mga tauhan ng IACT sa Quezon City at hinuli ang mga lumalabag sa safety protocols, kabilang na ang mga punuan jeep. Sa ngayon, 50% ang pinapayagang kapasidad sa mga pampublikong transportasyon. Pero simula bukas, itataas na yan sa 70% sa mga jeepney, bus, railway system, pati sa UV Express. Kapag mas maraming businesses yung nag-o-open, mas maraming tao yung lumalabas, mas kinakailangan na yung public transport, number of public transport supply, ay magko-compensate din sa actual demand. Good news para sa mga pasahero at chauffeur. Maganda, hindi ka na maghihintay. Para makauwi na rin ang maaga yung ibang pasahero. Mas malaking bagay sa amin para kumita-kita naman yung company namin. Dahil sa diesel pala, nangungutang na kami. Mahigpit pa rin naman daw na ipatutupad ang 7 Commandments. Kaya sa mga pampublikong sasakyan, bawal pa rin ang pagsasalita at pakikipag-usap sa cellphone. Bawal kumain. Dapat panatilihing maayos sa ventilasyon, madalas na pagde-disinfect. At bawal pasakayin ang mga may sintomas ng COVID-19. Dapat nakasuot pa rin ang face mask at face shield at panatilihin ang physical distancing. May pagbabago rin ipatutupad bukas gaya ng pag-alis na ng plastic barrier na dating required sa mga pumapasada. Depende naman sa kabuo ang kapasidad ng bus, jeep at UV Express kung ilan ang madaragdag sa pasahero. Bawal pa rin ang sobrang punuan at tayuan ng mga pasahero. Pero bakit may mga upo ang pinapayagan na magkatabi sa mga bus? If you would notice, the location of those sitting side by side are the one near the exit where the air circulation is much cleaner and better than anywhere else in the bus. Asahan na rin daw ang paghihigpit sa LRT1, LRT2, MRT3 at PNR para iwas hawahan kasabay ng pagdagdag ng mga pasahero. Isang buwan tatagal ang pilot implementation nito sa Metro Manila, Laguna, Rizal, Cavite at Bulacan. Sa 30th araw po ng ating pilot run, sisimula bukas, dito po i-evaluate ng DOTR kung epektibo po itong ating increase in capacity. At magre-recommenda rin po tayo na increase na po ito sa 100 capacity. Kasabay ng pagtaas ng kapasidad sa mga PUV, ang pagdami rin na mga lumalabas. Kaya paulit-ulit na paalala ng DOH, dapat pa rin mag-ingat. 1,591 ang new COVID cases ngayong araw, pinakamababa sa nakalipas na mahigit 8 buwan. 7 laboratorio ang hindi nakapagsumite ng datos. Bumaba rin sa 38,014 ang aktibong kaso. Mahigit 4,000 ang new recoveries, habang 186 ang new deaths. Bumaba naman sa 5.6% ang positivity rate, pinakamababa sa loob ng mahigit 8 buwan, pero mababa sa nakalipas na halos 4 buwan, ang 29,489 tests. Ako si Maris Umali, ang inyong saksi. Mga kaigaan, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad naman, maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.